si Marvin, Pinoy Pizzaiolo ng Milano. Eh, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pizza dito sa aking pizzeria. Ito ang oven. Mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano magluto dito. Magandang araw po. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng dough. Kasi nandun ang sikreto ng masarap na pizzeria sa paggagawa ng dough. Nandito ang aking mga ingredients. 2 grams na yeast. Lievito sa Italiano. Asin. 50 grams na asin. At 3 tablespoon na olive oil. Kung walang olive oil, pwede rin yung cooking oil. Pero konti lang naman. Ngayon, imimix ko na yung tsaka ito, 1 litrong aqua sa 1.5 kilo na flour na harina. Ngayon, imimix ko na dito. Lalagyan ng konting ano para tutunawin yung asin, yeast, tsaka yung imimix yung oil. Lalagyan na natin ang tubig. Ngayon, tutunawin. Itong yeast, tutunawin natin mabuti. Para kailangan malinis ang kamay. Ako, nakapagugas na ako ng kamay kanina. Ayan, tutunawin. Tapos ang asin. Tunawin ng asin. Mas maganda, medyo yung walang lamig yung tubig. Tapos, ang konting olive oil. Ayan. Tinutunaw-tunaw ko lang. Tapos ako na lang ilalagay yung natitirang tubig para dandahan ng okay, mimix na natin. Ang ano nga pala nito, pagpapaalsa, hindi ako nagpapaalsa ng mabilis kaya kakunti lang yung aking nilagay na yeast kasi ang pagpapaalsa nito hindi madalian. Kailangan ng pagpapaalsa nito ilang oras. Ako, nagpapaalsa ako nito 5 oras hanggang 6 na oras. Ganun katagal. Kaya kung kayo ay na gustong gumawa ng pizza, kailangan 1 day before kayo gagawa ng dough. Kasi hindi masarap ang pizza nyo kung ang inyong dough ay mabilisan ng pagkakagawa. Nandun ang ano, yun ang mga dapat tandaan. Matagal ang pagpapaalsa. Tapos, pagkatapos ito, ibibilogin natin. At ituturo ko din sa inyo kung paano pagbibilog. Para maganda rin ang kalalabsan ng inyong pizza. Ito siya, oh. Ayan. Ngayon, lalagyan na natin ng konting olive oil. Yun. Antayin na natin siya ng 5 to 6 hours. Okay, ngayon, 5:45 na. Antayin lang natin ng mga 5 to 6 hours. At atin ang sisimulan uli ang paggagawa naman ng kung paano bilugin ang dough. Okay, mamaya uli. Okay, after 6 hours, atin ang bibilugin yung ating dough. Ito na po yung dough natin. Ito po, umalsa na. Bibilugin na natin. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano siya bilugin. Ko, tinitimbang ko siya ng 280 hanggang 290 para
para mabilisan lang yung timbang pag nagmamadali kami, ganun lang yung ano, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Ito siya ang timbangan namin. $260, $275, yan, $280, dito siya, ito. Okay, ngayon, natimbang na natin ang $280 hanggang $290 yung dough. Ang gagawin naman natin, ituturo ko sa inyo kung paano magbilog ng dough. Ganto. Yan, lahat sila, naka-unprepare sila. Ganto ang pagbibilog. Hahanapin mo yung pinaka-makinis niya, tapos dun mo siya isasarado. Ganyan. Ihigitin mo na konti. Bibilogin mo konti. Yan. Ganyan. Tapos sasaraduhan mo sa ilalim. Yan ang pinaka-ilalim, nakabukas siya. Sasara mo lang siya ng konti. Tapos, yan ang magiging itsura niya. Yan. Lalagyan natin siya dyan. Para hindi dumikit sa kamay, lalagyan natin ng konting harina. Ito yung pinakamakinis na part niya. Doon siya isasarado. Sa, dalawa, tatlo, apat. O ngayon, ganyan. Okay. Pagkatapos ito, yan. Okay. Lagay ko dito. Ito na po yung dough. Ngayon, pagkatapos natin bilugin, ipapasok to sa ref. Pero, kailangan niya ng may takip. Kahit anong tray ang paglagay nyo o kahit yung mga ganitong tray, basta may takip. Apat na tray na ganito, dalawa, magiging apat, magiging walo. Pwede nyo ilagay sa mga ganito kasi may magandang takip. Ngayon, pag pinasok to sa rep ng 8 hours, pwede nyo na siyang lutuin. Kaya ito, ngayon, alas 11 na ng gabi, bukas ng alas 8 ng umaga, kahit alas 10 ng alas 12 ng tanghali, basta nasa ref lang siya, may takip, pwede niyo pa rin siyang gamitin. Tatanggalin niyo muna sa ref ng siguro mga 10 minutes para hindi siya masyadong malamig. Tapos, pwede niyo nang lutuin. Okay, papasok sa ref muna. After 8 hours, umalsa na po yung dough. At ngayon, gagawa po tayo ng isang classic Italian pizza, yung bufala. Dito po tayo, kain tayo ng pizza. Ito ang ating ginawang dough. Ito yung ating pizza na ginawa. Ito ay bufala. Ito ay ng gatas ng bull. Mga parang kalabaw, ganyan. Kain po kayo. Sarap, malambot. Malutong.
malamot yung gitna. Medyo malamot na yung tabi. Magandang pagkaalsa. Magandang pagkaalsa pagka yung mga tagalirang ganyan, nakabuka. Ayan. Magandang klaseng pizza yan. Pero kapag ka-flat, parang hindi siya masa ng maganda. Kaya importante sa pizza, yung pagpapaalsa. Yung paglalagay ng yeast, ilang oras mong paalsahin. Nandun ang sikreto ng pizza. Ito yon. Kung nagustuhan niyo itong episode na to, huwag niyo kalimutang i-share. I-like niyo rin and subscribe kayo sa YouTube channel ko. At kung gusto niyo maging updated sa aking mga videos, i-click niyo lang yung notification bell sa aking YouTube channel. Thank you! Ciao!